What's up mga ka-rider? Welcome to my YouTube channel, Arjun TV Vlog. So the long wait is over, nandito na ang Mio Aerox version 2, color red. So tara, silipin na natin ang kanyang specs, function at ang kanyang benefits. Tara, let's go guys. So magsisimula tayo ngayon sa kanyang harapan. So naka full LED lights. Tapos ang style niya, meron siyang eyeline dito. Napakaangas at napakabruskong tingnan. So glossy type po siya, so color red. So dito makikita ang Mio sticker, decals sticker. Tapos meron din siyang Yamaha emblem. So naka windshield, ito ang kanyang windshield. So naka blue core, more power, less fuel. So punta naman tayo ngayon sa kanyang harapan. So naka single hydraulic disc brake at saka single pot caliper. So tubeless type ang kanyang gulong sa harap. So size nito is 110x80x14. Ito ang sa kanyang front rear. So makikita rin dito ang wind resistance, dagdag benepisyo sa kulay ni Mio Aerox version 2. So makikita dito ang busina. So side by side, left from right. So bulk type pa rin siya. So punta naman tayo ngayon sa kanyang naka air cooled. Ito po ang kanyang coolant air cooled. So ibig sabihin nito, binabalansin niya para iwas overheat ang iyong makina. Kaya meron siyang air cooled. So pagpunta naman po dito sa telescopic, sa kanyang swing arm, napaka stylish at saka sporty. So sa kanyang muffler, makikita meron na ring cover ang kanyang muffler, dagdag protection. Kapag ikaw matumbay, hindi ka agad mapasok. So punta tayo ngayon sa kanyang digital panel board. So sa digital panel board, makikita rin ang set ng orasan, ang odometer at kilometer. At saka makikita dito ang RPM. So meron siyang average fuel eco. Tapos ang meron din siyang voltmeter, trip at saka trip 1. So napakaangas, kumpleto, srikados. So dito ka mag-control sa kanyang menu para makontrol mo ang digital panel board. So sa left side makikita rin ang high beam, low beam, signal light, left from right. Tsaka pakinggan natin ang kanyang busina. Napaka brusko. Tapos ito ang kanyang brake, back brake. So sa right side naman makikita rin ang safety hazard. Ayan, napakaganda. So electric starter, tapos throttle, tapos ang front brake. So libre mag-start ka nito kahit saan ka. Pwede mo itong i-press yung brake para mag-earn under siya. So ito ang kanyang Yamaha Y-Connect decals stickers. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang, meron din siyang electric socket na pwede ka magamit nito, mag-charge gamit ang yung cellphone. So sa electric socket niya may 12 volts. Ito po siya. So ito ang kanyang control sa kanyang ignition. So mag-example, mag-open ka ng yung fuel, i-push mo lang ito. So maximum fuel tank capacity nito is 5.5 liters. Kinamasama. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang seat. So press natin yung seat. So sa kanyang seat, dito makikita ang kanyang side mirror at saka ang cover ng kanyang battery. Ito ang kanyang battery, lalagyan ng battery. So ito ang kanyang QR code. So ibig sabihin nito, makakonnect ka gamit ang iyong cellphone at para ma-monetize mo ang iyong Mio Aerox. So for example, dito malalaman saan ka last nag-parking, kailangan mo nang mag-maintenance, mag-change oil. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang tail light. So dito makikita ang full LED tail light. So side by side niya, bulb type. So ito ang kanyang sabitanan ng plaka. Tsaka ito ang kanyang back fender. Napakahangas ang style, pang sporty talaga. So makikita rin ang Yamaha emblem. So meron din siyang reflectorized decals sticker.
So, ang nakaganda nito, meron na siyang BBA. So, ibig sabihin ng BBA, variable Baba equation. So, ibig sabihin kapag maka-hit ka ng 60 to 70 km per hour, mas malakas ang takbo mo, tapos mahina lang ang kain ng gasolina. Napakas kumplito, sirikados talaga. So, sa mga nag ask dyan na magkano ito, ang SRP nito is 112,900. So kapag i-install mo naman, mag-down ka lang ng 8,600, tapos mag-monthly ka na 6,000. So that's all for today. Please like, subscribe my YouTube channel, Arjun TV Vlog.